Isang mabuting leader, ganito inilalarawan ng mga taga-barangay Limbo si Dato Pence. Sa matagal ng panahon nitong panunungkulan bilang barangay chairman, saksi ang kanyang mga nasasakupan sa kabutiang ipinamalas nito. Di makapaniwala na ganun ang mangyari sa kanila kasi mabait man sila, ma'am. Magpunta dito, kuminsan magkain dito, mabait man sila. Subalit, sa likod ng mga papuring natatanggap, hindi nakaligtas ang ex-chairman sa mga alegasyon at kontrobersiyang ipinupukol laban sa kanya. Nahaharap sa mga kasong carnapping, robbery with homicide, double frustrated murder at illegal possession of firearms ang dating chairman. Bago pa man naganap ang maligim na inkwentro sa pagitan ng grupo ni Dato Pence at mga alagad ng batas. Kumalat sa social media ang ginawang video nito ng dating barangay captain. Ayon sa kanya, may mga armadong nagmamanman sa paligid ng kanyang bahay pero hindi umano ito mga pulis. First time po, nanawagan din po ko sa Philippine Marines. Sabi po nila, sila po yung mga intelligent ng Marines. Dapat bigyan niyo ito ng pansin. Kasi kung may problema dito sa area namin, magka-problema din. Kasi itong mga tao na to, hindi ito magandang ginagawa. Umalis sila dito mga alas dos ng madaling araw. Ang civilian po ay natatakot. Puro kayo naka-full battle, armado, nayakubo, mabutsabutan sa kanu. Marami ang nagulantang sa malagim na sinapit ni Dato Pence. Tila kay hirap pa rin isipin na nangyari ang madugong sinapit nito. Gayong para sa kanyang mga nasasakupan, ay naging maayos na leader ito ng kanilang barangay. Hindi naman ako naniniwala kasi wala ko rin naririnig, wala rin tayo nakikita na anong ginagawa niya. Tikom naman ang bibig ng mga residente sa nasabing barangay hinggil sa pagkakadawit nito sa mga kasong ibinabato laban sa kanya. Katahimikan na wari ba'y nagpapahiwatig ng labis na pangamba na maaari nilang ikapahamak kung sila man ay magbibitiw ng anumang salita. Yun ang hindi ko alam kasi hindi ko rin na ano, hindi ko rin napukusan. Hindi ko alam. No further explanation. Okay. Wala ni isa man sa kanila ang may tapang at maglalakas loob na magbigay ng sariling komento at opinyon hinggil sa pagkakasangkot nito sa mga kaso. At mas pinili na lang nilang magpasawalang kibo patungkol sa mga kontrobersiya para na rin sa kanilang personal na seguridad. Iba't iba naman ang naging reaksyon ng mga residente sa pagsalakay na naganap. Kanya-kanyang paglalahad ng kanilang personal na karanasan ukol sa madugong eksena. Matinding pagkatakot at pagkabahala para sa mga taga-roon ang iniwan ng malagim na pangyayari. Sobrang takot. Yung anak ko na dalawa, binuhat na namin. Nagpunta na kami sa bahay ng nanay ko. Doon na kami, nagsirado na lang kami ng pinto. Hindi kami naglabas. Medyo kaba-kaba rin kami, sir. Kasi yung mga bala, tumatagos dito sa amin. Kami, mga 3 o'clock na yata nangyari yun. Para naman sa ilan, hindi na sana nangyari ang maligim na inkwentro kung sumuko na lang ng mapayapa ang ex-chairman. Dagdag pa nila, wala sanang mamamatay o masusugatan mula sa putukan kung naging maayos lang ang pag-uusap ng dalawang panig. Sana nagpo na lang, surrender na lang para wala na, para hindi na siya namatay. Para walang mangyaring masama, kung ano, mag-surrender na lang sana kung anong paratang sa kanila, para kung ano, peace lang ba ang mangyari. Sa kabila ng madugong insidente, nananatili namang payapa at kalmado ang mga residente ng Barangay Limbo ilang araw ang makalipas. Nabalot man ang matinding takot, hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy ang kani-kanilang buhay. Dito po sa amin sa itong sa amin sa lugar nito, okay naman po. Maganda, wala na pong peaceful pa naman dito, okay nang pagbibiyahe namin dito. Sa gitna ng pangamba mula sa kaganapan, patuloy silang umaasa na magiging maayos at matiwasay din ang lahat. Bakas pa rin ang trauma sa kanilang mga kaisipan na iniwan ng kagimbal-gimbal na eksena. Gayunpaman, sinisikap nila na maging matatag at ituloy ang buhay sa kabila ng masalimuot na alaala.
Upang kunin ang panig ng pamilya ng dating chairman, sinubukan ng aming team na makapanayam ang isa sa miyembro ng pamilya ni Dato Pence. At napansin naming biglang may tumawag sa telepono nito. At ilang minuto ang nakalipas, tumanggi na itong humarap sa amin at hindi na pinaunlakan ang aming hiling na panayam. Kasi kaming pamilya, wala, no comment ka lang. Wala na kami masama.